Ang mga bayan sa Polillo Group of Islands ay nabibilang sa mga mahirap na komunidad sa probinsya ng Quezon, malayo sa kabiasnan, oportunidad at serbisyong pangkalusugan. Ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit nagsisikap ang pamahalaang panlilawigan na marating ang mga isla ng Panukulan, Polillo, Burdeos, Patnanungan at Humalig upang mailapit ang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Yan ang sinabi ko sa kanila nung ako'y nagpapakilala at humihingi ng tiwala nila na magbabago ang pamumuno kung kami pagtitiwalaan nila. At eto na, pinararamdam na namin sa kanila na kahit pa pinakamalayo o pinakamaliit na bayan ay pupuntahan namin. So, ang aming pangako, walang maiiwan sa ating mga kalalawigan. Sa limang araw ng isinagawang medical mission ng Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan, mahigit 7,000 residente mula sa Polillo Group Islands ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal. Marami ang natingnan ng mga doktor at espesyalista. Gayun din ang nabigyan ng libreng tuli, bunot ng ngipin at laboratory examination, gaya ng ECG, complete blood count, X-ray at ultrasound. Marami din ang nabigyan ng pagkakataon na maoperahan ang mga bukol sa kanilang katawan. Dahil limitado ang serbisyong naibibigay sa medical mission, may mga pasyente ang kinakailangan maitawid sa Real Quezon upang mabigyan ng kumpletong gamutan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan tayo ng magaling na doktor at naging gobernadora na po ng lalawig ng Quezon, si Dr. Helen Tan. Maraming salamat nga sa doktora talaga, sa lahat ng mga doktor na nagparito, sa inyong lahat. Kami talaga nagpapasalamat. Kaya parang wala akong paglagyan ng tuwa ko. Nagpapasalamat po ako kay Dr. Helen Tan po sa dinala niya pong medical mission po sa aming bayan ng Patnanungan. Napakalaking tulong po ito sa aming pong mga mamamayan, lalong-lalo na po sa katulad ko po na walang kakayan ng magpabalik-balik po sa doktor. Bukod sa libreng check-up sa mga tao, nagkaroon din ang Kapitolyo ng Veterinary Medical Mission sa pangunguna ng Provincial Veterinary Office kung saan nagbigay sila ng libreng konsultasyon at anti-rabies vaccine sa mga tao at hayop. Nagpapasalamat naman ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga doktor, nurse at espesyalista mula sa Rizal Medical Center, East Avenue Medical Center, Integrated Provincial Health Office at Rock Prophet Medical Center na naging matibay na katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Samantala, sa kaligitnaan ng talumpati ni Governor Dr. Helen Tan sa pagpupulong kasama ang mga mangingisda, nakaramdam siya ng kaunting pagod ngunit hindi ito naging hadlang upang mahinto ang pagtitipon. Sobrang init, kaya iba yung pakiramdam ko. Sobrang sumakit ng sobra yung ulo ko and natakot ako. No? So okay na po ako, huwag kayong mag-alala. So mga nag-alala sa akin, maraming salamat. Prayers lang po lagi ang aming hinihiling. Ako personally, dun sa aking mga paglabas, at talaga naman pong sakripisyo po itong ginagawa na ito. No? Sinasabi ng iba, pwede namang hindi ako sumama, pwedeng medical team, pero hindi kasi ako mismo gusto kong makita, makausap yung mga tao. So okay po ako, healthy naman. Yun, sumama lang ang pakiramdam. Asahan naman sa mga susunod na buwan ay muling magsasagawa ng medical mission ng pamahalaang panlalawigan sa iba't ibang bayan sa ating probinsya. Iikot kami even sa mainland, no? Yung malayong barangay na ika-cluster namin ay naka-schedule din namin na pupuntahan. So by April after Holy Week, kami naman ay pupunta sa Bundok Peninsula. Ako, sila Arnie Latonero, nagbabalita para sa Kapitolyo.